Guys, and welcome back to my channel. It's me again, Marie Tessico, your student life coach for your success here in Canada. So sa video na to, may bagong opportunity para sa mga aspiring international students, specifically mga Filipinos. Pero limited lang yung seat. So ngayon, pag-uusapan natin ang bagong campus ng Northern Lights College na pwede kayong mag-enroll for September 2023 intake. So i-discuss ko sa inyo ano ba yung pros, ano ba yung cons sa program na to. So stay tuned and let's start! Bago tayo mag-move forward, ano ba yung pros and cons kung mag-aaral kayo dito sa Chetwynd Campus? Saan ba ang Chetwynd? So ang Chetwynd ay located an hour away from Dawson Creek, which is most international student nag-a-apply. Ngayon, itong Chetwynd, wag na kayong mag-expect na napakalaking lugar dahil there's only 3,000 population in here with a trading population of 7,000 people. So sa likod ko, makikita nyo ang Northern Lights College campus na hindi naman ganong kalakihan. But again, there's pros and cons. Nasa sa inyo na kung anong practisahan natin sa program itself. Ano ba itong ino-offer ng Northern Lights College para sa Chetwynd campus? So yung project na to, it's a pilot project. This will be their first time releasing this program in Chetwynd. Limited lang yung seats for 24 people or students. So make sure na mag-apply kayo sa link below para naman makuha nyo yung seats na gusto nyo if you wanted to study here. Later on, I will discuss more bakit ba kayo dapat mag-apply, bakit hindi, nasa sa inyo pa rin yan, okay? So I'm telling you, I'm gonna be telling you all the information. I'm gonna be transparent. And again, it's still your preference. First off, ano ba yung naghihintay sa inyong program dito? Since this is a pilot project, meron lang isang program, which is Business Management, and it's open for September 2023 only. Ngayon, kayo ang pioneer students, meaning kayo yung pinakauna dito. Di natin alam kung ano mangyari sa inyo dito, but there are limitations if you'll apply for this program. Ano ba ang pros kung dito kayo mag-aaral sa Chetwynd Campus as a Business Management student? Okay, again, limited lang ito sa 24 seats. So, magmadali na kayo mag-apply sa link below. Ngayon, ang pinaka-pros na una kong nakikita is maliit lang yung campus. But, it's a good opportunity for you para makasave. Kasi, sabi ko nga, lagi sa video ko, I can compare Dawson Creek from big cities. Hindi talaga ako makakaipon kung nasa big cities ako. So, if you're just starting out and ang priority nyo naman is makaipon at hindi maggala-gala muna, then this is a good place for you. But again, this is more of para sa mga single or kung may family man kayo, maybe just bring them later on kasi yung housing baka maging problema nyo. Sabi ko nga sa inyo, maliit lang yung city, so yung accommodation meron naman, but baka mahirapan lang kayo kung family kayo kasi kung sharing yung place, di ba, hindi ganun kalaki yung makukuha. Another pros for this program is that free ang application fee. So kung magsasend kayo later or now, wala mo na kayong babayaran ang application fee and you can get your letter of accept. Another pros, pag dito kayo nag-aral sa Chetwynd Campus is magkakaroon kayo ng chance na makakuha ng support from your employer for your permanent residency. Like what I've said, maliit yung lugar. Of course, hindi ganun karami yung worker dito. So nangangailangan talaga ang mga employers na mag-i-stick around sa kanila. So again, makakatulong sa inyo to kung ang goal nyo ay maging PR, but still, doesn't mean na magiging PR kayo kasi syempre meron pa rin yung qualifications and everything. But again, meron kayong support na makukuha from employer. Okay, that's one big point kasi mahirap maghanap ng employer lalo kung pupunta kayo sa big city. Another advantage is mataas ang starting salary. So nagigot-igot ako sa lugar at alam nyo ba ang 7-Eleven for part-time workers or sa mga magtatrabaho sa kanila, starting is $20. Imagine, if you are in Dawson or other parts of Canada, it will be the minimum for province. So kung sa British Columbia, it will be around $15.60. But here in Chetwynd, they're offering $20 per hour for you to start working here. So masasabi ko talaga sa inyong makakaipon talaga kayo if you'll start studying here and you'll have that part-time work kasi mataas yung rate. But again, depende pa rin lahat sa savings nyo. And later on nga, sasabihin ko sa inyo ano ba yung mga disadvantage kung dito kayo mag-aaral kasi balance, di ba? Merong maganda, merong hindi. Nasa sa inyo kung anong preference. Another advantage kung mag-aaral kayo dito is magbibigay ang Northern Lights ng $1,000
para sa mga students na mag-aaral dito. So yung $1,000 na yon ay ibibigay lang sa inyo on your fourth semester. I just gonna want to give you this note na kapag nag-aral kayo dito sa Chetwin Campus, you are not allowed to change your campus. Okay? So kung mag-aaral kayo dito, kailangan decided talaga kayo na dito yung gusto nyong lugar kasi hindi kayo pwedeng mag-change ng campus. Once you're here. Okay? At ibibigay lang nila yung $1,000 on your last semester. Isa pa sa pinakamagandang advantage is ipa-fast track nila ang lahat ng applications dito. So this is a pilot project again at ang lahat ng magiging application ay ipa-process nila for 3 to 4 weeks. So mabilis nyo lang makukuha yung LOA. Kung decided na kayo na ito yung para sa inyo, then probably just submit your application kasi alam nyo na 24 lang ang seats, baka maiwanan kayo. Ayan, mukhang nagugustuhan nyo na ang Chetwin Campus para sa inyo. But again, meron ding disadvantage kung dito kayo mag-aaral. At ngayon ay i-discuss ko na yan. Ipapakita ko din sa inyo later on ano ba ang itsura ng Chetwin Campus para naman mag-picture nyo ano ba ang naghihintay sa inyo dito. Hindi lang yung Chetwin Campus yung ipapakita ko, but again, the whole Chetwin itself, okay? Now, let's move on to the disadvantage of studying here at the Chetwin Campus for Northern Lights College. One disadvantage is maliit nga yung lugar ng Chetwin. Gaya nga ng sinabi ko, nasa 3,000 lang yung tao dito at of course, yung trading population is about 7,000. So, ikukumpara nyo sa Dawson, which is around 10 to 12,000 people, halos kalahati lang ng Dawson Creek yung tao dito. So, yun yung one disadvantage na nakikita ko. Hindi rin ganun kadami ang mga businesses dito. So, again, 24 people or 24 students na pupunta dito, probably mapupunta kayo sa mga jobs like Tim Hortons or 7-Eleven. But again, mataas naman yung starting. Alright? So, hindi ganun kadami ang opportunities for job, but still, meron naman. So, yung isa pang disadvantage is, kung may family kayo, hindi ko alam kung ganun karami ang school para sa mga bata. Kaya nga, I suggest na single muna yung pumunta or isang member muna ng family para naman at least pag nakasettle na, tsaka nyo naisipin kung isasama nyo yung family nyo dito. But again, kung nasa sa inyo naman kung anong gusto nyong i-reach na goal, gusto nyo ba lahat kayo agad pumunta or what, but again, hindi ko siya i-advise kung family agad kasi yung accommodation. So when it comes to accommodation, meron naman kayong makukuha dito. The rate will be around $520 and above. So yun ay per room or sharing. Okay? So yung i-expect yung cost of living nyo dito. So yun nga, another disadvantage is hindi nga kayo pwedeng mag-change ng campus. So kung napili nyo na ay business management dito sa Chetwin Campus, dito lang kayo hanggang makatapos kayo ng pag-aaral. At again, isa lang ang program na ino-offer kasi nga pilot project ito. But again, if it will work out at maging okay naman, makita nilang naging maayos naman yung life nyo dito, then itutuloy nila yan probably. But once again, one-time offer. Ngayon lang ito yung offer right now. Mabilis mapuno ang seats, 24 lang. At open na siya for applications. So, ayun ha, sinabi ko sa inyo ano yung mga advantage, disadvantage, pros and cons kung dito kayo mapupunta sa Chetwin Campus. Nasa sa inyo na yan kung anong gusto nyo mangyari sa inyo, but sinabi ko na sa inyo yung mga expectations ko. Maybe meron akong hindi nabanggit. Comment nyo lang yan sa section box below and I'll try to answer all of it. Ngayon, ililibot ko naman kayo sa Chetwin para naman makita nyo or ma-picture nyo ano ba ang meron sa Chetwin. Alright? Let's go! $7-Eleven and it's paid for $20 per hour. Imagine for part-time. So yung 7-Eleven nandito lang. Ayan siya yung 7-Eleven. It's just 350 meters away from the college. So makita nyo hindi ganun karami yung buildings. Tahimik lang yung lugar.
makikita nyo may traffic kasi may tren na dumadaan. Ayan yung tren, oh. So, ito na yung Chetwynd itself. Napakaliit lang niya. So, kilala din ang Chetwynd sa wood carving. So, kung makikita nyo, yung kada highway dito, merong mga naka-display na wood. So, kung makikita nyo, merong hotel on this side. Pomeroy Hotel. And, pwede kayo mag-work dyan. O, diba? Ito yung welcome to Chetwynd. May Pine Inn. Madaming hotels dito. Kasi usually yung mga nag-work dito ay mga nasa oil field. May E&W, D-Bank and Domino's nandun din. Warehouse Restaurant. Ayan. O diba? May restaurant naman kayong mapupuntahan. So, nasa downtown tayo ngayon. Ito, ang laki ng hotel, oh. So, I think naman mag-e-enjoy din kayo kahit papaano. Ito yung medyo likod na part ng hotel. So, walang masyadong tao. More of mga bahay-bahay. But see, ang ganda ng lugar na yun, oh. Now, leasing. Ayan, mga pwede nyo yung tirahan. So, ito ay nasa, ano lang, I think mga 15 minutes walk to school. Kasi kakalabas lang natin ng school. Ayan siya. Ano to? Ito yung BC service. Ayan, dyan kayo kukuha ng mga SIN number, driver's license. Diba? So, magkakalapit lang halos. Kahit pa paano, community naman siya. Okay, may school bus para sa inyong mga anak. Ayan, mga little na bahay. Malalapit lang to sa school. Kakalabas lang natin sa radius ng school. So, ito yung town. Dinadrive ko lang kayo sa palibot ng Chetwynd para naman makita nyo yung lugar. So, ayan, oh, mag-Halloween kasi dito. Kaya meron silang design. So, yan dito. So, bahay yan. Ito, mga bahay na yung nasa palikod. Yung mga nasa highway ay halos mga businesses. Okay? So, ito ay, ano to? Morrison Professional Center. Ayan siya. Ito yung lugar itself. Super organized. Ayun pa lang din siya na libot. Mukhang tahimik. Ano yan? Puro puno. O, diba? Yung drive natin yun, nasa highway na ulit tayo. Okay, ganun lang siya kaliit. Konti lang talaga yung puntahan dito. Huwag kayong mag-expect na makakapag-party kayo unless sa bahay kayo magpa-party. But again, kung room sharing, eh may hirapan kayo dyan. So ayan, libutin pa natin ang Chetwynd. Ano, ang daming woods. Ayan, nakikita nyo, puro woods yan. Okay, so nasa highway ulit tayo. Ganun lang kabilis, di ba? Nasa highway ulit tayo. Fresh Mart. Yan, dyan kayo pwede mag-grocery. May drugstore dun sa likuran. Malapit lang halos lahat sa school. But again, kapag winter, di ko masasabi na pwede kayong maglakad. But again, option nyo pa rin yan. Kasi ito na ulit yung 7-Eleven. Oh, diba? Yan na ulit yung 7-Eleven. At dito sa street na to, yung papunta sa school. Okay, so 7-Eleven on my right. Then yung street na yan, yung nakikita nyo, ay papunta sa school. Malapit na dyan yung school. Punta naman tayo sa other side. So, dito yung may trend kanina. So, yan yung mga nakikita ko dito sa Chetwynd itself. So, makikita nyo, diba, sa video kong to, 1 minute pa lang ako nagda-drive, ang lapit na nung mga napuntahan. Punta tayo dito sa mga bahay-bahay naman. Okay, so nakita natin parang 2 minutes drive from school. Nandito na tayo sa mga bahay-bahay in case dito kayo mapunta. Ito yung mga sample ng bahay dito kung magro-room for rent kayo. Hindi ko alam kung sino yung mga Filipino dito na pwede nyong mapuntahan. But I know isusupport naman kayo dyan ng school with regards to finding your accommodation. Ayan siya, oh. May mga sasakyan sila sa labas. Mostly dito sa Canada talaga may mga sasakyan kasi madalang yung public transportation. Anyway, hindi ko sure kung meron ditong bus. Probably, iko-comment ko sa section below once I figure that out. But yan, umikot na ulit kami and papunta na ulit kami sa highway. So, sa harap ko naman, merong Edo and Subway. Ayan, for sure, isusupport ko yan sa inyong permanent residency. Nandun yung Tim Hortons sa kabila at yung Chevron.
Yan yung mga pwede nyong pagtrabaho. So, yun lang yung chat within self. Nakita nyo naman nung nilibot ko kayo, maliit lang yung lugar talaga. But again, depende pa rin sa kung anong gusto nyo mangyari sa buhay nyo, di ba? Sinabi ko naman kung ano yung magiging advantage at disadvantage kung mapupunta kayo dito. Again, no application fee po at open lang for 24 seats, okay? So, isubmit nyo na po ang application nyo kung ang program nyo ay business management dahil ito lang po ang program ngayon na i-offer nila for this pilot project. I-click nyo na yung link below at I'll see you here in Canada. Thank you and have a good day!